Nitong March 19, lumusot sa Kamara ang panukalang divorce sa Pilipinas. Kasunod nito, hindi lang niminsang sinabi ng Malacanang na hindi sang-ayon si Pangulong Duterte sa divorce bill. Sabi noon ng Malacanang, nangangamba ang Pangulo sa posibleng kahinatnan ng mga anak ng mag-asawang maghihiwalay. Kahapon, ang sinabi namang rason ng Pangulo sa kanyang pagkontra. House Speaker Pantaleon Alvarez. The exponent or the proponent of the divorce law. I am sorry but I cannot follow you. My daughter is not happy with that. Really. Si mag-usap na lang kayo ni Sara. Sabi ng ACT Teachers Party List. Bakit si Sara na ba ang Pangulo ngayon? Siya na palang nagtatakda ng national policy, apparently. Ganun ba yun? Halimbawa na naman niya ng paghuhugas kamay. Ang grupong Gabriela naman, nagsabing bukas sila para mapag-usapan ang dahilan ng hindi pagsuporta ng Pangulo sa divorce bill. Hindi naman humihinto ang mga stakeholders, hindi humihinto ang publiko. Mayroong pitong grupo na pro-divorce na nag-coalesce among themselves at talagang nagsisikap ano, doon sa effort sa lobby. Wala pang tugon si House Speaker Pantaleon Alvarez sa sinabi ng Pangulo. Pero nitong April 8, sinabi niyang hindi niya isusuko ang panukala. Bagaman wala siyang binanggit na pangalan, mayroon na raw mga pag-uusap kaugnay nito. Muli rin niyang iginiit na hindi sapat ang pag-amyenda sa annulment law tulad ng iminumungkahi ng ilang mambabatas. Sa ilalim kasi ng annulment law, kailangang umiiral na ang grounds o dahilan ng paghihiwalay bago pa ikasal ang mag-asawa. Pero sa ilang pagkakataon, lumalabas lang ang posibleng dahilan ng paghihiwalay pagkatapos ng kasal, tulad na lang ng pang-abusong pisikal. Sa isang survey ng Social Weather Stations o SWS noong Disyembre ng nakaraang taon, lumabas na mahigit kalahati ng mga Pilipinong nasa tamang edad ang sang-ayon na dapat payagang mag-divorce ang mga mag-asawang naghiwalay na at wala ng pag-asang magkasundo muli. Sa kabilang banda, mariin namang tumututol ang Simbahang Katoliko sa pagsasabatas ng divorce bill. Cedric Castillo, GMA News.